Canon, delighting you always. Canon, delighting you always. This is it, now come out and shine. Canon, delighting you always.
Okay, good evening, everyone. Hello. So this is Aaron Garcia, and I have with me, of course, Ace Perlet. Hi, Aaron. Yeah, we're both from Canon, and of course, welcome to another episode of Canon Talks PH. So, all right. Hi, Aaron. So, Ace, I think you're on mute, Aaron. Can you check your audio? Yeah, I'm okay now. Guys, do you hear me? All right. Narinig ba ako? Do you hear me, guys? All right. Oh, narinig naman daw. So, okay. Sorry. Of course, I know that you've been waiting for this kasi it's a different episode kasi this time we are dealing with the academe. So, Canon is reaching out not only to professionals, not only to the hobbyists, and of course, yung mga amateur photographers. But of course, yung mga aspiring photographers from the academy, yung mga students natin. That's why this is very special because we invited, of course, friends from UST, no? So, we're looking for, we're waiting for Ace. So, is Ace around? Wala pa. Oo, teka muna. So, while waiting for Ace, ano muna tayo? Let's do some shout out. So, of course, we have Genomi, no? Genomi. Of course, you have Yusef De Guzman and Margal Yeha, no? And of course, I'm sure these are all students of our speaker because from the UST. So, magkano tayo? Request natin mga yung mga students from the Photomasino ng UST because ako kasi came from UST also, no? Way back, mabubuking, you know? 2 decades ago, ganun. So, yun, UST naman ako, Com Arts. So, yun, so, talagang happy ako kasi, of course, mga kasama natin. And I'm happy na nakakabagets ang ating, Dominic Narceles, yan, Huwili Chua, yan, good evening po, yan, so, Raul Jr. Arosena, yan. So, yan, ito yung mga, mga students. Sulat nyo lang yung mga pano nyo. Pag-shout out natin yan, yung mga, Ong Joan Mary, yan. So, Mary Gal Yeha, yan. So, ayan, nako, dumadami na. Beatriz Larion, yan. So, let's go, si Dominic Narcelas, no, ng CFAB, ito yung College of Fine Arts ng UST. Luis Nicolette Mayormita Q, yan. So, let's go, Cheska Hermosa, yun, I think Cheska is one of our panelists, students invited later. So, lalabas sila mamaya, they will be showing some masterpieces. Yung kanilang mga images, no? Nakaka-inspire, no? Knowing that these are all students pa. Pero nakikita mo din yung passion nila. Nakikita mo yung passion nila dun sa photography nandun. And that is a base, no? That is a foundation of becoming a, of course, eventually a professional photographer in the future. Kasi once you have that passion, yun yung magdadala sa'yo, no? To continue learning, practice, no, taking photographs, no, tapos, of course, studying also. No, kasi ang photography, hindi for the professional photographer. You will stop there. No? It is also good to know and learn tips and tricks, no, coming from fellow photographers. No? Huwag tayong ma-pride na mayabang na magaling ako award-winning ako. So, I don't need tips and techniques like other photographers. That's hindi yun yung magandang attitude.
creativity ko, pwedeng ibang creativity ng creativity ng colleagues na ibang tao. And from there, natututo kayo when once you already start collaborating, you already start learning. Ah, ganun yung style niya para maganda rin i-try. Wala namang masama gumaya, you know? Actually, it's an admiration, no, of one's work, no, yung kanyang ginagawa. It's an appreciation. So you don't have to parang pinuput down mo yung sarili mo na ito na yung kaya ko focus mo sa gito. No, at least yun kasi pag natutunan ka na, once you already start learning the, you know, yung trade, no, yung photography as a ano yan eh, nagkakaroon ka na ng eventually na nanganganak na yung tinatawag na your own brand, your own style. No? So, it is really important that you learn also from your fellow photographers through attending workshops, through learning from YouTube, maraming na naman, buying books as well. And importante rin din yung lagi kang kumitingin ng mga videos. No? Appreciate them. Imagine it, how you can create something that makes you become style or become, you know, sa sarili mo na magkakaroon ka na ng sarili mo style. So, yun. So, meron naman lumalabas yun, si Marian Mendoza. Proud of you guys. No, Hana, kayo sa Banyes, Angelo, Adol, Loki, Paolo, ano ba daw? Paolo, Angelo, Matic, Modelo. Walang common, so I don't know kung individual to. So Hana Angelica de Guzman, shout out sa iyo, Anne, Markin Mendoza, Mercado. Yan. Our ito, ang Simono si ang suki natin, no, from Canon Clickers. Yan. So, of course, we have Anne Mercado, Alphonse, Bryce, Volpango. Yan, shout out to sir. Of course, we have RJ Aragon Vega. Hello, RJ. Yan, isang masipag natin from Exigen. So, yon. So, I know, ano ba ang ano natin? Are we waiting for Ace? Ano ba ang ano? Okay, so, we'll just wait for Ace. So, shout out tayo. Siguro, let's wait for, ano? Siguro we'll proceed na lang to our session. I know you are excited na kayo dito. Siguro later on may mga good news kasi tayo for the students. Kasi may mga promo kasi later yung ano, no? I want Ace to explain it later sa Canon. So, siguro before we end our sessions, Ace will explain yung promo natin sa mga students. Kasi Canon kasi every week, every month, every time mga promos, dito sa cameras, mas also printers na perfect para sa mga students. So, I'm sure you will all benefit from that promo. So, later on, we will discuss it to you. So, tonight, no, we are privileged to have in our program the grand winner of the Canon Photo Marathon Philippines, no, who also won second runner-up, a winner in the Canon Regional Challenge, the Sabi competition, no, in Japan, no? So with almost 30 countries na participate dito in Asia, so naging second runner up siya. So kasi siya kagaling, no, overall champion siya sa Philippines, they represent na yung Philippines sa Japan, so competing with other Asian countries. So yun, so among the 30, naging second runner up siya, no? So we can katipi yung ating speaker ngayon, no? He is here tonight to give us inspirational talk and share some photo contest techniques. No? We invited also a few fine arts students, College of Fine Arts students of the University of San Tomas, no? My alma mater also, no? Who are into photography as well. No? So even members of the official camera club of the University, the yung photo mas way back to other colleges na meron special school camera club. So we are very fortunate
And later you will see their masterpieces and very inspiring. No? Sabi ko kanina, kahit estudyante po, pero yung pinaka yung passion nila sa photography, lumalabas, no? Nag-manifest no? Through their images. So, yung ano nila, hilig nila into photography. No? And ito mga estudyante na to, ano ito eh, ito yung mga future professional photographers natin. So I want you guys to watch them kasi estudyante pala ngayon, pero eventually may be professional photographers. Okay, let's welcome our guest speaker for tonight. So he's a professional photographer, professor of the Academy. And I said earlier, no, Canon Philippines Photo Marathon Grand Winner. So please welcome Mr. Luke Singson. Luke, kamusta? Okay naman, sir. Ito. I'm sure sa mga viewers natin, familiar yung mga ni Luke. Kasi yung, anto 2017 ka ba winner? 18, sir. 18. Ah, 18 ng photo marathon. So, very first, we have, parang 3 years lang yata yung nakakaraan. So, yes, sir. Siya yung sinasabi ko sa inyo na tandaan niyo yung mukha na yan, no? Siya yung nag-second runner-up overall. Siya yung naging second runner-up sa overall sa Asia na, competing with 13, I think, no? 13 countries ba yun? 16 pa pala, sorry. 16 countries. Tapos imagine representing Philippines to be the second runner-up. Noon sa among the overall regional. So we're very proud of you, Luke. And ano pinagkakamalan mo ngayon? Sir, ngayon, basically, dito lang sa bahay, focus sa pagtuturo sa mga bagong generation ng photographers, especially yung mga students nga sa CFAD. So shout out sa lahat. Okay, so ano ba yung CFAD? CFAD po stands for College of Fine Arts and Design. Sa UST. Ah, okay. Okay, doon din po ako graduate, sir. Yung UST kasi ako, ang tawag pa dyan, CAFA. CAFA, yes. A College of, ano ba yun? Hindi ko matandaan, basta Fine Arts, no? College of A, tas Fine Arts, no? So ngayon, ang tawag na CFAD. CFAD na ngayon. Saka ang ganda-ganda ng building ninyo. Dati kasi kasama kayo sa engineering di ba? Engineering building. Doon ka nag-graduate pa nung time na yun. Dito na sa bago, sir. Wow. That's good. So imagine, ilang decades na yung naliwasan ko. kasi com arts kasi ako sa likod naman ng building ko. Yun. Photography lang ang tinuturo mo sa yes sir, basically yes po, photography. But sometimes po I get the chance to teach design workshop, Photoshop. Mostly photography. Pero yung po Photoshop or something mga ganun, design workshop. Yes, design workshop. Ikaw din na nagtuturo noon. Yes po, sa what's this students, terms po? Yung level. Terms po, yes po, apo. Mostly second year. Sophomore. All right. So talagang yung mga estudyante mo natututo na sila ng photography tapos nakakapag-post-prod na rin, which is the complete process, po. No? Apo, kasi ang photographer I would say siguro mga 90% or 95% ng mga photographers nagpo-post-prod. So talagang hindi naman walang dinadaya, walang it's just enhancing lang. We just want to somehow parang nililinis lang pag kunwari minsan marumi yung mga lens and all this. So minsan ganun lang naman yung post-prod, no? Of course, option mo naman to if you want to eventually manipulate or you want to create a certain look na parang medyo lalabas ka na ng kaunti sa photography kasi lalagyan mo na ng mga ibang effects, no? But but generally ang tinuturo mo yung just basically enhancement lang of the basic lang talaga. That's good. All right. I'm giving you the floor. I'm sure a lot of people would like to
wait kung ano yung pwede mo ma-share. And then later on, we will see your students. Maka-engage natin sila. All right. Luke, I'm giving the floor. So take it away. All right, sir. So yeah, good evening to all the viewers. So basically, what we'll be talking about today will be my journey as a photographer, on how I started. My journey as a dito sa photography industry natin. All right. So yeah, next slide po, sir. Next na lang ng slide, and then next po. Yeah. So my journey as a photographer. Okay, so I started photography high school pa ako, okay? So basically, ako sumasama lang ako dati sa daddy ko. So I never nagpo-photo ako yung dad ko before. So kasi syempre, wala pang masyadong mga fancy DSLRs noon. So nung high school, minsan sumasama lang ako sa kanya sa mga shoot niya pag nagpo-photo ako siya. So I tend to actually just observe, okay, kung ano ba yung mga usual na ginagawa niya or yung mga kinukunan niya. So that was 15 years ago. So gano'n nakatagal nung medyo nainganyo na ako sa photography, alright? So, next slide, sir, please. Thank you. Alright, so my very first digital camera actually is the, PowerShot G2, this one, alright? Sir, pa next slide nyo para makita nila yung close-up. Yan, okay. So, I actually have it right now, hindi dito pa. So, this is just a point-and-shoot camera ng Canon. So, since then talaga Canon user na ako. So, imagine this one. So, look how bulky this is, okay? Pero, ang gusto ko dito is flip screen siya, but this very small actually, yan. Alright, so imagine this is only 4 megapixels, okay, ganun lang ka megapixel niya. So sir, pa-next po nung slide natin, and then so I'll be showing you examples nung shot ng PowerShot G2. So imagine this is just a 4 megapixel camera. Oh, these are not my shots. So this is the shot of my dad. Kasi basically, bago na ipasa sa akin yung camera, yung daddy ko muna yung gumagamit. So imagine, this was just shot by that camera. Okay, imagine that. 4 megapixel lang na camera, pero iba talaga ang quality ng, ng cameras ng Canon. So, kaya since then, that's my very, very first camera na nahawakan ko talaga ng digital. Alright, so next slide, sir. So what or who inspired me, okay, to take photography? So kanino ba ako na-inspire? So next slide, sir. So basically, sagot dyan si daddy ko, okay? So talagang since then, dyan kami nag-enjoy ng daddy ko pag nagkwekwentuhan kami about photography. Like minsan, upo lang kami sa lamesa, photography na talaga pag-uusapan namin. So talagang all the knowledge that I have right now, kung ano meron ako ngayon na knowledge with photography. So I would say that all came from my dad. No, syempre may mga dun sa nag-college ako, of course marami rin naman akong natutunan, but majority of it nung life ko as a photographer, syempre lagi yung kasama yung dad ko, and then he always gives me these tips kung paano mag-shoot. Minsan papakita niya yung mga shots sa akin, so I will show you some of his shots, and then kayo na talagang makikita niyo kung gaano ka like this one, the shot. So mga shots na ito, yeah, black and white. So next slide, sir. Yan. So yung mga shots ng dad ko, it's actually akala niyo wala, pero meron something dun sa picture, okay? As you can see on this slide na meron tayo, hindi niyo masyado siguro makikita, but there's, akala niyo wala lang, pero there's something in there, okay? Dun sa, sasabihin ko na, okay. On the lower, lower right corner, makikita nyo doon na there's a kid jumping there, okay? Nandun sa gilid, sa corner na yon. So, ito yung mga, dito ko hanga sa dad ko, like, yung decisive moments. Like, doon na rin ako na, ng photography, okay? Mas gusto ko yung naghihintay ka ng right moment. Okay, yung decisive moments, yun yung mga split second na moments na definitely 100% hindi mo na siya mauulit ulit. Okay, that's the shots na minsan it's a lucky shot, minsan it came from your patience. Okay, kaya ito yung mga dito ko, I would say my dad is really good at this one. Alright, so like ito pa, mga shots niya yan.
Alright, so marami pa actually yung shots. Hindi ko na mapapakita lahat. But if you wanna see his works, okay? He is actually currently working on a project. So mas if you could visit his YouTube channel, Hermes Singson, and then meron doon minus the color. Okay, makikita nyo doon mas maraming mga shots, and then you would definitely appreciate the ano, the concept, and then on how he thinks pag nag-shoot. So basically halos namimimik ko na yun, yung ganung attitude ng pag-shoot. So very thankful to my dad na at least naipasa niya sa akin yung ano on how to take advantage dun sa mga nalalaman niya. All right? So next slide, sir. Yeah, so basically I'm also a USTC FAD graduate. So I think batch 2013. Okay? Yan. 1100 pa yung phone ko dyan. Yeah, so dun din ako graduate for 4 years. Yan. So graduate naman ako on time. Wala namang yan. Tuwan-tuwa nagka-diploma. Pero hindi naman totoong diploma yung binigay sa amin niya. Basically, meron din kaming subject ng photography, and then may elective din kami. So, syempre, nag-enjoy ako doon. So, nag-enjoy ako doon. So, so after I graduated, so next slide, sir. So, since then, college photography rin ako. 4 years ko sa UST, ang gamit ko lang ng camera was G2, Powerlat. Okay? Mga classmates ko, naka-DSLR sila. Like, what's this? Magaganda yung, ano, what's this? Magaganda yung cameras nila. Alright? Mga naka-long lens pa. Pero, ako, I was only using the, ano, I was only using the PowerShot G2. Okay na po ba? Sorry. Alright, so we're back. Sorry guys for that. Okay. So, balik tayo, sir, ng konti dun sa slide natin. Back tayo ng konti. Yan. So, after graduation, of course, syempre, I did freelancing muna as a photographer. So, nag-freelance muna ako niyan. So, hindi pa ako masyado sa industry ng photography. But yeah, freelancing, same pa rin naman yun. So I did some, so next slide, sir. Alright, so I did some portrait shoots, mga fashion, like katulad mga ganito. So I did some commissions or freelance work like this once, studio, and the next one, sir. And then, yeah, events. Alright, so nag-events din kami before. So, minsan, yeah, like katulad nito, si Marlon, whenever he goes here in the Philippines to promote his F1 career. So, kami ng dad ko, nag-shoot kami doon to, what's this, document the event of Marlon. And then, next slide, sir. Yeah, and then, of course, product photography. Yan, isa rin yan. So, isa sa mga favorite ko rin din yan na genre of photography. So, next slide, sir. Yeah, product photography. Alright, so after freelancing, so eventually I was locally employed on a prestigious photo studio here in the Philippines. Okay, so it took me siguro mga more than a year. Okay, more than a year dun sa photo studio na yon. So that made me actually master the side of studio photography. Okay, lalo na sa fashion, sa mga portraits, yan. Dun mas nahasa yung ano ko. And then, after that, after locally employment, nag-try ako mag-abroad.
Okay, so I work with a cruise ship. Okay, so next slide, sir. So naging cruise ship photographer ako. All right, for a couple of contracts. Okay, yan. Okay, di ba? Payat pa natin dati. So medyo payat pa yan. Ayan. Sige, siya, papakita ko lang sa inyo yung naging experience ko dun sa yan. Okay. Sige, sir. Next photo lang. Yan. Yung mga team namin doon. Iba-ibang nationalities na nakakasama namin doon. Which is a good thing kasi nga, syempre, you get to learn from them also eh. Okay? So, iba yung style nila sa photography. So, you get the chance to actually learn from them also. Yeah, so, more or less, nagtagal yung, profession ko dyan sa cruise ship. Alright, and eventually, I started from a staff photographer. So, stop muna tayo dyan, sir, sa slide dito, okay? So, I eventually started as a staff photographer and then naging junior photographer and then eventually naging photo 1 and then photo 2. And then, dun sa final na barkong na sakyan ko, eventually naging photo manager na tayo dun. So, syempre, yung, kumbaga, I just want you guys to, to share na yan. Talagang, kumbaga, hindi dapat mawala yung progress mo. Okay, whenever, lalo na kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. Okay, so just continue to improve kasi ang knowledge naman is never ending yung learning. Okay, so continue to learn. Kung meron kang opportunity to learn, go lang, okay? Importante, use it for your advantage, okay? So yun, mga pictures sa barko noon. So next slide, sir. Yeah, so share ko lang yung mga napunta ako ng lugar. So imagine, I'm doing what I love, yung photography, and then at the same time, I travel, okay, for free, okay? So share ko lang yung mga ano po yan, okay? Sa Venice, Ferrari World, so yeah, Florence din. Sa Jerusalem, nakapunta na rin ako doon, Israel, yan. Si Easter, yeah, sa Montenegro, so Kotor, Santorini, yan, di ba? Pompeii, Italy, so dami ko yung napuntahan, di ba? With the career that I have in photography. Okay, so maraming opportunities like ito, Arctic Circle, bihirang-bihira na ako. Sa Iceland yan, so ito yung mga bihirang napupuntahan. Pero dahil doon sa passion ko na photographer ako, yung photography, okay, kumbaga hindi ko lang ginagawa yung gusto kong gawin. Nakaka-travel pa ako. And then from that travel, mas na-apply ko yung photography ko doon by taking pictures of everything that I see there, yung mga gandang views. Na basically na hindi natin palagi napupuntahan, di ba? So, diba, sa photography, there's a lot of opportunities. Like, you just need to give open arms and then just, explore everything. Okay, maraming opportunities sa photography talaga. Alright, so next slide, sir. Yan, so basically, ang contract ko sa barko is 9 months at sea. So straight yun, 9 months, and then I just go home for a month or two, okay, and then balik na naman ulit, so biyahe na naman siya, okay? So, and this happened, okay? After ko magbarko, and this happened. So, next slide, sir. So, ito yung surprise. Biglang nanalo ko dun sa Canon Photo Marathon 2018. Actually, kabababa ko lang nun, like, siguro, a month lang siguro nun, sakto, magpo-photo marathon na dito sa, national, okay? And then, nanalo ko nung, nung grand champion locally dito sa atin. And then eventually, I got the Canon EOS R. So imagine from this camera that I have before, yung G2. Okay, now I have the Canon EOS R na. So ayan na, di ba? So ito, hindi ko siya binili. I didn't purchase this one. So point lang doon, I really worked hard for this one. So talagang yung eagerness ko naman na, I joined 3 times sa Canon Photo Marathon and eventually got it on the 3rd try. So talagang hard work, okay? Kasi iba yung it's not bad to purchase, lalo na syempre kung kaya naman, why not, 'di ba? But sa akin lang, this is very special kasi nga hindi ko siya binili. Okay, I really worked hard for this one. So skill ko siya, so, through my skills and then through my learnings and then through the experience and then through the teachings of my dad. So doon ko nakuha yung camera na yun, okay? So this is my winning shot nung 2018. So the theme was the world to the eyes of the next generation. All right? So long story yan, but just to make it short, kasama ko yung dad ko that time. Nag-iikot-ikot lang kami. So and then eventually nakita namin tong while walking itong
itong spot na to. Okay, minus D2 subjects dun sa ano yung dalawang human element dun. Minus pa yun. Nakita lang ng, namin ng dad ko yan. Okay, and eventually nag-stick na kami dun. Okay, inubos ko na yung, if I'm not mistaken, 3 hours yung shooting time namin sa dun sa theme na yan. So, inubos namin yung oras dyan lang sa mismo nga. So, just to get the, what's this, the right subject. Okay, so ito yung sinasabi ko palagi dito sa mga students ko na just be patient, okay? If you know what you want dun sa magiging shot mo, just be patient. Wait for the right subject. Okay, kasi nandiyan na yung canvas mo, maganda na yung background mo as a picture. So you only need is the right subject. Okay, and then eventually yun nga, talagang hinintay ko ng hinintay yan. So dun sa actually sa duration ng shooting time namin, ito lang yung nakunan ko. Okay, dyan lang. Yan lang yung series of shots ko. Wala na ako ibang shot sa iba-ibang lugar. Yan lang talaga. And eventually, nung sinabit namin yan, okay, kwento nga niya na actually nasa side lang ako ng stage niya, eh, okay, nung ina-announce na. Biglang narinig ko na lang yung dad ko sumisigaw, tinatawag niya yung pangalan ko kasi yung picture ko na pala yung nag-flash dun sa, itong shot na pala yung nag-flash dun sa ano announcement ng grand winner. Actually, nasa side ako, hindi ko nakikita yung screen. So, talagang it was really a shock, di ba? Pero syempre, part of it yung ano, yung perseverance mo na gusto mong manalo. Okay, kasama yun dun, okay? Kasama yun, alright? Next slide, sir. And then eventually, I represented the country dun sa Asia Championship sa Japan. So, I'm proud to say na kahit di tayo naging champion, at still, got second runner-up dun sa 16 nga na nag-compete. So event basically itong 16 na to, they are the ano Canon photo marathon winners of each country. Okay? So talagang matitindi yung ano yung shot. Siyempre ano next shot sir. Yeah, pakita natin yung mga kasama ko dun sa ano. Yan, okay? So yan kami lahat. All right, yung iba dyan, talaga mga pro na talaga na doon sa mga kanakanyang bansa nila talagang they're really well known comes to photography talaga. Alright, so nagpunta kami sa Shizuoka, Japan where Mount Fuji is. So really it's really fun. Kaya hopefully pag naging oh nako, meron lang tayong slight technical difficulty pero let's wait again for ano, let's wait again for Luke no maka-connect no, baka meron lang ano lang problem lang ng kaunti no. So as you can see no, yung sa mga nakita niyo na mention ko nga na second runner up siya. So hello, hi, hi Ace, how are you? Yeah. Oh kasi we're talking good. About yung success no, yung inspiring story ni Luke yeah. No of becoming a great tawag dito parang photographer na nagko-compete. So sabi ko nga ang photography kasi is ano hindi ka porket professional photographer settled ka na doon. Dapat continuous learning yan eh. Asa ka you continue practicing, you join photo contest kasi that's how you improve yourself and compare yourself if you're really improving and you're doing well in photography, di ba Ace? No? Ilan na ikaw, you've been in Canon for so many years and you experience and met a lot of you met a lot of photographers, di ba, na talagang dumaan grabe through the years. Grabe yung so many years. But yes, of course, I remember Luke, no? Siya yung 2018 no, Grand Champion natin. And yes, we also yes. Helped him go to Japan that time. And we're very happy because from all of the, as he was saying, no, nakat lang siya dun eh, but what he was saying was, from all of the countries who compete in the regional championships in Japan, siya yung third. So, yes, we're very happy and so proud of Luke no, for that. And Ace,
And to think, Ace, no, lahat itong kalaban niya, mga grand winners ng every country. Diba? Yung rinig ko nga, mga puro professional photographers. Super professional, matagal na, different countries. And the winner at that time, I think, is a wedding photographer from, professional photographer from Malaysia. Malaysia. Teka muna, before we continue, I don't know if Jeff can project, no? Baka pwede mo munang ikwento yung good news to them. Baka meron kang promos that for our students. Kasi yung RPS. Kwento mo nga, Ace. Ikikwento ko dapat to sa'yo kanina. Nakat lang yung audio natin. But, okay lang. So okay again, lang. Good evening and thank you everyone for joining us tonight for this Canon Talk, no, with Luke and the students of UST. So we have this partnership with UST. So yung nabanggit po ni Aaron, we have this ongoing promotions, actually ending already on May 31. So if I were you, if you have like interest in getting a new camera, so whether it's a mirrorless, it's a DSLR, I suggest that you go check out Canon online on Facebook, or you go to the stores near you to check on the latest promotion. So right now, we are promoting this EOS RP with a very, very enticing promotion. So you can get this camera, yung body ng EOS RP, with a 10,000 cash discount. So before it's 79,998, now you can get the EOS RP at 69,998. Plus it comes with, of course, the memory card, plus yung 3 years warranty. So, and a lot more, actually. The EOSR currently has a 24,000 cash discount. The Ace M200, yeah. Yep. It's less 10,000, eh, no? Less 10,000 yan, eh, yes, diba? Yes. For the EOSRP. For the EOSR naman, around 24,000. So, ang laki nung price discount. This is until this 31st of month, May. So, mag-i-end na rin yung promotion. So, if I were you, this weekend, or you can also purchase via Lazada. So our cameras are also available there for online purchase. So there. Yan. Actually, Ace, yung presyo na yan, ano eh, parang sa estudyante, parang kaya na yan eh. Alam mo kung bakit? Pwede parang na. Ano yan eh, parang nagpalit ng iPhone. So I suggest, wag muna kayo mag-upgrade ng iPhone nyo. Bilhin na kayo kaagad itong mga discounts. Correct. Na Canon is offering, kasi less 10,000, less 20,000. Parang it's a very rare opportunity for you to get those discounts na ang laki-laki, no, na tas ang ganda-ganda pa, saka this is real camera, no, full so frame para, the RP is full frame, so exactly, that's your entry to the world of full frame photography. Exactly. So, so kung ano, since nasa fine arts kayo and kailangan requirement din sa school, so come up with an images na talagang quality, and you can only achieve that sa real camera. Kaya kung aasa kayo sa mobile phone, eh medyo baka hindi pa kayo pumasa. So might as well get a real camera. So marami tayong cameras, no? We have entry level, we have mid range, we have professional cameras from Canon. Just visit Canon PH sa Facebook, no? Marami kaming ano diyan, mga discounts, freebies, hindi lang 'yon, no? Even printers, talagang kailangan niyo lahat 'yon, no? Canon offered all these items, all these products na perfect for your schooling, kasi lalo na ito, no, pandemic, no, mostly sa school, wala tayo sa school, so dito tayo nagpiprint sa house, so dito din tayo eventually umaasa sa mga gadgets natin. So make it Canon, no, make it, you know, have you know, quality products that you use, no, for your schooling. Yun. So while waiting for ano connection kay Luke, no, kasi yung connection, nagkakaroon lang. Sorry. Ng ano. Okay lang, no problem. Talagang ganyan, no? Sa mga live talagang nangyayari yan. So, don't worry. So, hindi namin patatagalin. Luke, pasok ka na uli. Continue what you discussed earlier. Yeah. Alright. So, actually, konti na lang naman na to. So, just a few achievements pa na nakuha natin before. So, after Japan, medyo mga meron pa tayong mga few contest na salihan. So ito, one of this is the, ano, nagkaroon ng exclusive event ang Canon
ang kasama namin dito was Sir Gigio De Guzman and Edwin Martinez. So they're Canon ambassadors here in the Philippines. So nagpunta kami ng Pagsanhan. And yeah, so nag-picture kami doon sa site, and then we had a small in-house photo contest, and then they got the first place with. So ako yung nanalo on that. Ito yung naging shot ko noon. Yan, yung naka-flash sa screens nyo. Alright? So sa Pagsanhan ko yung nakunan before, yan, Sir Gijo and then si Sir Edwin. So marami rin ako natutunan dyan kila Sir. Kaya very thankful na kumbaga I had the opportunity na ma-mentoran nila, okay? Na makapakinig ng mga mga workshops nila, okay? So try to follow them sa Facebook din para to see mga works nila. And also nung ninth season ng HIPA, so I managed to be one of the finalists, okay? So it's a good achievement. This was my first time to join HIPA, okay? Itong I think this was 2 years ago. All right, so out of millions of photographers, so this is an international photo contest. So, and then this one, IPA naman, without the H, International Photography Award. So, itong 2020 lang yan, pandemic. So, I got the honorable mention dun sa naging entry natin, and then also the jury top 5 selection. So, kahit may pandemic, okay, shooting for me is hindi naging hindrance sa akin yung pandemic. So, I just kept on shooting, okay, para iano yung ano natin, photography. And then also in 2019, so I was the photographer of the year dun sa Lens Nation Photography Club na member ako. So thank you Lens Nation for this one, at least, diba? Itong mga photo clubs na yan, it really gives more inspiration and then push sa mga aspiring photographers na to actually improve their photography skills. So marami kayong matututunan so when you join photo clubs then. And sige sir, next slide. So this checklist ko lang to when joining photo competitions para at least meron din kayo whenever you want to join photo contest, magagamit nito. So first things first, you need to understand the theme. So that's very, very important. And then number two, so you know what you want first. Okay, with the theme that you have, kung ano yung mga naiintindihan mo sa theme na yon, ngayon aalamin mo kung ano yung gusto mo. Right, you need to know what you want, okay? And then also number three, you need to know your settings, kasi it doesn't make sense na pare meron kang magandang idea, like out of this world yung idea mo, pero hindi mo naman alam kung paano i-execute through your settings. Medyo sayang yung idea. All right, and then number four, don't go with the pack, okay? Lalo kung on the spot competition yan, kung group kayong pupunta doon, humiwalay kayo doon sa mga kasama nyo, kasi kung sama-sama kayo, more or less 99% to 100% magiging pare-pareho yung shots nyo. Okay? And then, you don't want that to happen, lalo na on a photo contest. Okay? Siyempre, you want your shot to be outstanding. Okay? And then, number five, be patient. Okay? Like, katulad nga nung nabanggit ko kanina with my winning shot, patience talagang ginamit ko doon. Okay? I know what I want. I know my settings. Now, kailangan ko lang maging patient for the right subject. And of course, last one, be unique. Okay? You need to have an outstanding shot. All right, so remember this some tips na lang from me, okay? Next po tayo. And ito, pinaka-formula ko yan, so i-share ko sa inyo, okay? Ito, lagi kong iniisip to whenever I shoot, okay? Don't show them what they always see, okay? Huwag nyo na silang papakitaan ang nakita na nila. Like ito, mayroon akong, stay muna tayo dyan, sir, okay? Mayroon akong short story ito na nakwento ko na rin to sa mga students ko, eh. Okay, mayroon akong kasamang, nasa isang coffee shop kami, okay? Mayroon, ano siya, friend of mine, pero hindi siya photographer. Okay, so tinanong niya ako, ano bang tinuturo mo sa UST? Sabi niya. Sabi ko, so photography. Ang sagot niya sa akin, eh, di ba madali lang yung photography? Magpipindot ka lang ng camera, eh. Tapos, ayun na, meron na. Siyempre, sabi ko sa kanya, sige, I have my camera nung time na yon. So, binigay ko sa kanya yung camera ko. Sige, shoot ka nga. Okay? So, sabi ko, picture natin yung ilaw dun sa taas natin, dun sa loob nung ano. Yan, yung mismong lamp na yan. So, pinicture niya. Okay, so binigay ko na sa kanya yung camera. Sabi pa nga niya sa akin, hindi daw niya alam ko paano mag-setting. So, sinet ko na rin. Okay? So, pinicturean niya, ayan yung shot niya. Alright? So, ako naman, sabi ko, sige, it's my turn naman. Okay? Ako naman kukuha. Okay? And then, ito yung naging shot ko. Okay, sir, pa next slide tayo. Ayan, ito yung naging shot ko. Same light, same subject, pero ito yung sa akin. Alright, so, ang point ko dito is, katulad nga nabanggit ko kanina, don't show them what they always see. Sa kanya, ang perspective niya, ganito niya nakikita palagi yung ilaw na yun.
or yung lamp na yun dun sa taas, yung hanging light na yan. Pero as for us photographers, as for us creative photographers, ganito dapat tayo. Alright? Again, ito, this is a different view na hindi niya pa nakikita. Okay? Of a normal person. Kaya if you want your shots to stand out, okay, remember that phrase na sinabi ko kanina, don't show them what they always see. Okay? Try to be different. Alright? So, next slide, sir. Okay, one more thing. Ito yung last kung may bibigay sa inyong, no? Okay, remember this. So, create a photo that can make a big impact to a person or to society. Alright, tatandaan niyo yan. Kasi napansin ko yan sa mga winning shots ng mga photo contest, like yung mga malalaking photo contest. There's like a big impact from the photo. Talagang, there's a big connection between the photo and you as a viewer. Okay, so, be unique and be relevant. Okay, yun ang pinaka-importante. So, don't just take shots dahil nakita mo lang, okay? Kailangan mas, put more story in it, okay? Para mas maging unique and relevant siya. Alright? So, basically, that's it for me dun sa pag-share ko ng insights and then some of my, kumbaga yung journey ko as a photographer, no? So, nag-start ako with the point and shoot and then eventually, nag-college ako, nag-freelance ako, nakapag-abroad ako. Photography pa rin yung ginagawa ko. And then eventually, nanalo ko ng photo contest dito sa Canon. And then, that opened up an opportunity for me na ngayon on where I am now na as an instructor of photography sa CFAD or sa College of Fine Arts and Design sa UST. So, from that opportunity na nanalo ko before, okay, yun yung naging key ko, yung key ko actually kung bakit nasan ako ngayon. Okay, na nagtuturo ako ngayon sa UST. So really changed my life talaga since then nang nanalo ko ng Canon Photo Marathon. So kaya I encourage everyone na please join pag naging okay na lahat and then bumalik ulit si Canon Photo Marathon, sali kayo. Alright? So good, yes, luck sa career ko. Thank you, sir. Talaga tama 'yan. Alam mo yan talaga yung hinihintay talaga, the most awaited on-the-spot photo contest. Mm-hmm. At take note, ginayan ng ibang mga brands. So talagang ito talaga yung original at saka ito yung most anticipated photo contest, no, every year. Mm-hmm. No, sayang lang may pandemic. Yeah, kaya talagang sorry. Ano tayo, medyo na-atrasado lang tayo. But soon. Ako, babalik tayo dyan. Soon. Yeah, but of course, thank you, Luke, no, for that insightful workshop and giving thank perspective you, okay, of a photo contest champion, no. Kasi as you mentioned nga, photo contest is very important for you to not directly to compete just to prove yourself that you're great. No, it's not. It's to compete just to gauge yourself how good you are and how you level yourself already with the other professional. Yun yung basis of a photo contest. So you to encourage to, photograph better perspective, better angles, saka learning, no, from that experience. Yes, sir. Kasi you get the chance to meet learn other photographers. Opo. From the other photographers na may meet mo doon, dami kong matututunan talaga. Exactly. By the way, hindi ko pala na-introduce sa mga students yun. Photographer din po ako. kaya medyo in line kami ng in terms of terminologies and of course, procedures and how we want, things to happen, lalo na pag mga ganyan, mga may photo contest or anything about, photography. Yan. So, ikaw, being, ikaw, isa ka sa mga... Guys, na tayo dito, ha? We just want to chill. We just want to enjoy our session. Bibigyan na lang kami ng biro. Yung mga students nag-aantay na sila. Alright, okay. I know that the students are waiting. So, look, introduce our students, yung mga guest students natin. And these are not only students, but these are all mga premium of mga officers, no? Premium students ng Photomasino, yes. And of course, College of Fine Arts. So please, introduce them, Luke. Yan. Sige, tignan natin si Luke. Medyo nakat eh. So, ayan. Sige, Luke, introduce mo yung mga students mo so that we can show to them
how beautiful their images na kanina ko pa pinopromote kasi I'm very happy and proud of them na talagang magaganda yung mga images. So go! Alright. Oh, medyo naputol ulit, no? So, but we'll have them, no? In a while. Yeah, oo. Intay lang natin. Intay lang natin. Kasi ito yung second part of our ano, of our program wherein then we're going to ano, yung magbibigay tayo ng mga positive parang what you call this mga pointers, no? Critic. How to improve, photo critic. Critic, no? Photo critic to improve their images and of course ano rin yung pwedeng ibang perspective. Katulad kanina, di ba? Pinakita nung ordinary photographer, oh, hindi, ordinary person na they see it na ganun lang yung lamp. Pero mm-hmm. si Luke, nakita niya na worm's eye view, doon niya sinapa ilalim, mas sobrang ganda ng pagkakashot ng lampshade na yon or yung lamp na yon. No? So, doon natin makikita, no, yung tinatawag nating mata, no, ng isang photographer. Yan. So, okay. So hintayin pa natin si Luke. Sorry. Ayan, so... Okay, sir. Okay, sige. Ayan, so introduce our students na. Baka gustong-gusto na nila talagang mapakita yung kailang mga images. Okay. Okay. Sir, okay, sir. I will start with Paolo Santo Domingo. Okay, so he's a sophomore student. Okay, student ko rin siya sa CIFAD actually ng photography class. So, okay, yan, Paolo. So, Paolo, kumusta? Hello. Okay. Go, Paolo. Hi, Paolo. Okay. So, actually, papakita ni Paolo sa atin ngayon na shots niya is more or less about product photography. Okay, product photography. Wow. Alright, so, sir, pa-flash nga natin yung shot ni Paolo. First shot. Yeah. Ayan. Yeah. Okay, next slide, sir. Yung product photography kasi, dati tinatawag nilang advertising photography kasi mostly products that being shot are used for advertisements or for commercial use. No, yan, alright. So, first shot ni ano, Paolo. Okay, sir, kung baka kailangan niyo ng ano, product photographer sa Canon? Yes. Oh, basta standby ka lang, Paolo. Oh, standby ka lang, Paolo. Marami tayong ganyan. All right, so I'll just give some critics na rin dun sa mga shots kung merong improvement. Of course, kung maganda, kung meron talagang nagsa-stand out dun sa shot, I will give comments like that. So, in this one naman, so in terms of the cleanliness ng layout, syempre pag product photography, gusto natin malinis talaga yung ano eh, yung magiging layout na natin kasi especially when working with lots of products, okay? Ang gusto natin, syempre, less edit na tayo kagad when shooting, di ba? Mm-hmm. Alright, so basically, dun sa layout mo na yan, it's really good kasi malinis na kagad yung shot. Okay, no need to, yung well-balanced naman yung exposure natin, yung, what's this, contrast, and then, yeah, yun nga, malinis na malinis. So, good job with that. So, yung pagdating nga ng next shot, sir, next slide tayo. Yan, oh, Starbucks. Paborito ko yan. Baka diba, sir, maging official or in-house diba? Na yan, photographer yeah, ng Starbucks. It's a different caliber nga ng students eh, talaga. Like, lighting-wise, di ba, dramatic lighting. Anong camera ang gamit mo dyan? EOS Pao, saka lens. 1300 po. 1300D. Yung wow! 1300D. Okay. Mm-hmm. Ang gamit ko pong lens dyan po sa my Starbucks is yung 50mm po na 1.8. ng Canon po. Mm, very SDM. Good. Yeah. Yeah, ako rin, favorite kong ano, 50, yung ano. Sige, ano bang naging inspiration mo sa shot na to, ano, Paolo? Ano bang meron ka bang... Sir, yan po yung shot ko nung, actually, before I saw the brand guidelines ng Starbucks kasi I was like mm-hmm. experimenting na since yung gray yung parang cup niya, I wanted it to look more mysterious or premium po. So, mm-hmm. I went for a dark mm-hmm. background po. And, ayan. Tapos po yung mga elements sa side niya po, basically parang supporting lang po siya for like, as you can see, parang it nagli-lead po siya to the product itself. Yung
position po niya. So I use leading lines for to give more attention. So wow. Actually, ayun po, more on experimentation lang po sa lighting din po 'yan. Like actually yung color green na yeah, very good. Actually like a concert stick lang po 'yan yung gamit ko po. Di ba? Very productive. Yeah. Yan ang sifad. Yan ang sifad. Okay. Yeah, very good. Amo, yan yung mga ano eh, mga one of the qualities actually ng mga pagiging ano eh, photographer. Hindi ka magdi-depend lang kung ano yung nasa paligid mo, kundi mag-iisip ka pa kung anong pang pwede mo ma-utilize sa paligid mo na magagamit mo na hindi mo alam na hindi lang pala yun yung gamit niya, kundi marami pang pwede siyang pagamitan. So, talagang very creative. I'm very impressed, no? Galing-galing, no? Pao. Very good. Thank you, Pao. Yeah, very good. Tama yung sinabi mo kanina na you wanted to make it premium. Nag-silver nga siya. And then, good choice of background kasi nag-stand out talaga yung shot mo. Right, good job. Very good. Very good, Paolo. Okay. Thank you for those shots. Okay, so I'll get back to you later. Sige, let's go now naman with Cheska Hermosa. Same sophomore student din from CFAD natin. So student ko din yan si Cheska. Yeah, hello, Cheska. Kumusta? Hello po. Hello po. Hi, Ches. Hello. Yeah, so papakita naman sa atin ni Cheska is product and street. Okay, this is a mixed genre. Okay, very good. Oh, okay. Sige, okay. Product and street. Oh, ito product photography of Bioderm. So maganda yung ano yung ginamit mo dun sa background mo na parang naging parang bubble effect siya. Actually ano lang po 'yan eh, parang decoration. Ano po siya eh, parang basahan po ng banyo po, tapos ginupit-gupit ko pang bilog. Basahan yeah. Po at din po talaga siya. Wow, basahan, very creative talaga. Diba, galing. Sige, go ahead. Okay. Tapos po, ano, meron po akong light po. Tapos, ayun, parang yung light ko po kasi actually tatlo po yan. Yung isa po parang ring light na plain. Kasi isa, ring light po na may red pong light na lumalabas. Tapos, ito po, kulay blue po yung lumalabas. Kaya po naging ganyan po yung itsura po niya. Yeah, it really worked well naman with your product, which is yung Bioderm nga. Most, syempre, ang color theme niyan is blue. Which is you did very well. And then maganda nga yung naging effect nung parang bubble sa likod. So again, that's the thing. Sabi nga ni Sir Aaron kanina, dapat talaga po sa photographer. There's no excuse to be creative. Okay? Walang excuse dapat, ay, hindi ko kayang gawin yan. So kahit exactly. Ano meron tayo dyan. Sabi ko nga doon sa mga students ko dati, kahit kulong nyo ko sa isang kwarto na walang kahit ano, basta may ilaw, makakagawa pa rin ako ng isang creative shot. Oo nga, eh, parang ano eh, you're not only creating images eh, you're also parang exhibiting magic. Images, but also to the props, to the elements around your products. Kaya, very good. Yan yung mga signs eh, na yung makikita mo yung passion mo na magaling, na parang nagagamit niya yung mga props and everything na useful para maging connect siya dun sa product. So very creative, very ano, very inspiring yan. Very continue data. Thank you po. Sige, next naman tayo dun sa street. Yan, street. Ito paborito ko ang genre ng street photography. Yeah. With this shot naman, so I love the ano, yung kumbaga genuine yung smile ng nakuha mo dun sa subject. Ay yung maganda sa street, yung hindi siya pinopost. Hindi siya, kumbaga hindi candid sa stage. Candid talaga. Kumbaga candid, yeah. Yes. Yeah. Kasi ito, kikita mo, genuine talaga yung smile. Saan to sa, if I'm not mistaken, sa palengke to, no? Kasi meron parang kilo na kalagay ito. Anong inspiration mo? Why you came up with that kind of concept, composition? Kasi minsan pag nakutuban mo na parang maganda to, tapos na-photograph mo, maganda yung lumalabas eh. Ano yung inspiration mo that time? Ano ba? Actually po kasi, ano po, isa po yan sa mga pinagpilian ko pong ipapasa ko pong entry po dun sa photo contest namin, yung sa finals po, yung ngayon pong ipapresent. Tapos, ano po, yan po kasi, yung team po kasi passion. So, naisip ko na since passion, parang nakita ko yung mga palengke vendors, very passionate sila sa work nila. Tapos nakita ko rin actually behind that, kasama rin nila yung anak nila, tapos yung basta magkakamag-anak silang vendors, tapos nagtutulungan sila para sa business nila. Tapos parang nung time na nagpaalam po ako nun, sabi ko,
ano, kuya, magsha-shooting ako para lang sa photography plate ko po sa UST. Ganun. Nagpayalala po ako na. Tapos, sabi nila, ay talaga, sisikat na ba kami? Magbabayaran na ba kami? Tapos, tapos parang ng time na yan, kinatake nila sa joke yung sabi ko, pipicturean ko sila, tapos ipopose ko. Kaya natatawa po sila niyan. Yan po talaga yung reason ko ba't sila natatawa. Kasi gusto, parang natutuwa sila, parang kinikilig sila na pipicturean po sila ng isang UST CFAT student. So, ayun po, so parang pinapture ko yung moment na po yun. Yeah, yung raw, very raw yung ano eh, no? Yung very organic emotion, yung emotions and that's opa. Perfect no, for street no. Anong camera ang gamit mo diyan and lens? Ano po, Canon 200D the second po, ito po. Wow, all right. Galing ah. Oo. Yan. Gumagamit ka ba ng ano yan, mga flip screen pag when you photograph them or ano? Hindi po, talagang nakaano na lang po siya, diretso po. Kasi tapos, may mga ano. Meron kasi mga products ang ano, ang Canon na yung may variangle. Kasi minsan importante yan eh. Very importante yung variangle sa mga street photography. Alam mo kung bakit? Minsan kasi pag tinotograph mo, nawawala yung rawness or yung pinaka-organic nung tama yung emotions. Kasi naiilang na sila, uncomfortable or minsan naiilis sila, baka you will use that for something else, yung kanilang photographs, 'di ba? May mga ganun, may pagka-private yung mga tao. So sometimes pag tumitingin ka lang dun sa variangle mo, doon ka magsha-shot, doon ka kukuha ng angle. Hindi intimidating kasi pag nilagay mo na sa mata mo yung camera, ilag na sila. Pero pag binaba mo lang dito lang sa chest mo, tas variangle lang yung gamit mo, doon mo i-compose yung ano mo, yung image mo. Pag photograph mong ganun, makukuha mo pa rin yung ano eh, yung organic and rawness nung ano natin eh, ng composition and image natin eh. So check it out no sa mga ano natin, sa mga Canon DSLR and of course yung mga mirrorless natin ngayon, mostly mga variangles, which very vital, very important lalo sa mga street photography no, sa mga requirements, sa street photography requirements no. So very good no, I think you did it very well dun sa ano na yan. Thank you po. No? Mm-hmm. Sige, look. Yan. Yung next natin, look. Yeah. Yeah, meet it. Keep it up, Cheska. Very good. Good job. Okay, so sophomore student. Christine, are you there? Ah, sophomore. All right, yeah. Okay pa ba ako, sir? Naririnig pa ba ako? Yeah, yes. Hello yes. Po. Okay, yan. Hello. So, si Christine naman, ang papakita niya sa atin is purely street photography yan. Alright. Ano ba siya? Ano? Sophomore or? Sophomore ano student din, sir. Yeah, sophomore aba? Student din. Wow. Second year pa lang yan, sir, pero tinan niyo yung mga shot. Eh. Teka muna. Matindi to, ah. Wait. Alright, trust. Kasama ka dyan sa event, ano na, I suppose, no? Na medyo, anong yes, gamit mong camera? Saka lens, kasi dapat zoom yan. Dahil zoom lens, kasi pag sumama ka dyan, madudurog ka dyan sa dami ng tao. Yes, Christine. Yung gamit ko pong camera dyan is 700D. Tapos yung lens ko po is yung Canon EF 50mm na 1.8. Tapos naalala ko nga po noon, yung mga katabi ko po, mga naka-telephoto lens sila. Tapos ako na tiyempo lang na maganda yung peso, kaya naging ganyan yung kalabasan. Perfect. Good job. Sige, Luke, ano bang masasabi mo dyan sa image na yun? Yan, like katulad itong mga ano na to, share ko lang din yung story nung 2020 to, tama? Yes po. Yes. Ayun, nag-shoot din kami dyan ng dad ko. Tama yung ginawa mo, you look for the ano what is better angle or place to shoot, tama yun na yes, naghanap ka agad. Very ano, crucial yun, very crucial still, yeah lalo na ano, lalo na 50 millimeter lang pala yung gamit mo. I thought gumamit ka ng ano dito, telephoto, kasi ang hirap no para lumapit ka dito sa crowded na lugar na to, but I think you got the perfect place, no? Bali, ano po, 8 hours po kami nag-antay ng papa ko doon sa May Bridge, doon sa malapit sa simbahan.
And kaya, worth the wait. And worth the wait. Yes, ang ganda. Sober. Ganda. Am I back Luke, na po ba? Narinig na po ba ako? Yes, narinig ka na namin, Luke. Yes. Ano ba yung inputs mo pa, Luke? So, yeah, you got the, ano, actually, kung ano yung talagang pinunta mo dyan, yung, kumbaga, kung ano yung pinunta ng mga tao, nakunan mo siya. Alright? Very clear. Kitang-kita yung mismong, ano, yung Nazarene. Okay? That's very good. Talagang tama yung, ano, eh. Minsan talaga, you need to be in the right place and the right time to get the perfect photo. Okay? Which ito yung nangyari, which what happened dun sa nakunan mong shot. So, very good. Very tight yung, ano, and then the contrast nung yung yellow and then pagdating sa background, black siya. Talagang nag-pop out talaga yung subject. Yes, yes. Very right? Good. Very good. Good at saka, ano, saka Christine, no? Tama ba, Christine? Oh, yes, tama yung attitude na ganyan, no? Yung, pag, if you're really in that, ano, in that profession or yung, nandyan yung passion mo for photography, yung patience, very important yun, eh. Kasi, sa patience, doon mo makukuha kung ano yung gusto mo talaga ma-achieve na angle, yung composition, everything. So, that's the right attitude, no? As a beginner for sa photography, patience is very, very, very important. So, very good. Just continue that, no? Ano yan? You're leading to, ano, to a brighter few ano future no sa photography. Christine. Magaling yan, sir. Thank Christine. You po. Thank you po. It's mga plates na sa photography class, laging outstanding talaga. Di ako nagugulat, sir, na maganda yung oh, Christine, pag kumaway ako sa iyo in the future, sana makilala mo pa rin ako, ha. Yes po. Thank you po. Yeah, so next image natin. Next, ito yan. Ito maganda rin dahil you use the elements of texture, di ba? Naturo ko na rin sa inyo yan, eh. And then texture, use the texture as your background and as your sub-elements. And then, again, maganda yung subject mo dahil contrast again with the color that you have dun sa background. Okay, dark subject on a light background will really give you a ano, more outstanding subject. Okay, so, galing. And then yung the fact na nilagay mo siya sa bandang gitna, okay, it really divided the, ano, the shots into three parts. Okay, on both sides yung background. Yung contrast mo ng background and then nasa gitna yung mismong subject. Ay, paano mo ito nakunan? Nasaan ka? Nasa may gilid lang po. No, gilid lang yung mismong... Ko, baka lumulutang ka na dyan. Oo, hindi. O basta pag mag-shoot palagi, lalo na sa street safety first pa rin iisipin mo, okay? Yes po. Yung pa rin yung number one na kailangan kasi, syempre, ang camera, madaling palitan yan. Pero syempre, alam mo naman, buhay, mahirap palitan yan. Okay? Oo, so safety pa rin. Saka kung masira man yung camera, everything, ang Canon naman, nandyan lang, ano, yung service center niya, pwedeng available yan, ano, Monday to Friday. So, talagang, ano, pwedeng kung may mga problems sa mga repairs, everything, or magpalinis, punta lang sa Canon Service Center kasi... Talagang ano yan, tutulungan kayo, assist kayo dun sa mga problems niyo kung may mga ma-encounter kayo, mga ganyan. Mm-hmm. So, and of course, marami namang products ang Canon to upgrade it. So, yun. So, yeah, so try to invest sa zoom lens para pag malayo, yes, ilapit sana, ng mas maganda na yung safe pa rin. Oh, maganda na safe pa rin. Alright, yes, very good. Thank you, Christine. Galing. Thank you po. Thank you. Good job. Very good. Keep very it good. Up. Keep it up. Alright. So, yeah. We will jump in naman, sir, dun sa, ano, if I'm not mistaken, they're actually officers ng Photo Masino. Alright? Yes. Ako, diba, yes. Sir, talagang, cookie natin iba talaga yung, cookie natin yung Photo Masino na yan, yung grupo na yan. Grabe. So, first panelist natin from Photo Masino is Paolo Modelo. Alright. Are you there, Paolo? Hi, Paolo. Ayan, yes. Si Paolo, naging student ano rin yan before. Anong position niya sa roster ng officers ng Photo Masino? Pao. I'm the former vice president for creatives po. Bali, I'm in charge for the design layouts ng mga pub mats ng org namin po. All right. Sige, ano ba ang image na may papakita si Paolo naman, papakita niya sa atin street photography rin, no? Street photography. All right.
Okay, sir. First shot niya. Yan. Okay, ganda. Silhouette. Aha, aha. Alright, so he used the frame-in-frame technique, okay, to actually frame the ano his subject, which is very good. And then capturing the golden hour then really made a big effect in terms of visual colors, okay? Yeah, but that's the best time actually to shoot, di ba? Ang golden hour nga yan. So ano ba naging inspiration mo dito, ano, Paolo? On why you framed this subject like this one, ano bang ano niyan, story niyan? Actually, ano lang po kasi talaga yan, it's part of our plate lang sa photography one wherein we're given different na isushoot namin for that particular plate. So, na-include yung natural frame. So, that time, nasa Manila Bay kami with my classmates and then, ayun, naghahanap ako talaga ng composition and then I saw a ano tawag doon? Parang KD train. So, if nakikita nyo, yung parang windows dyan, yun yung part ng KD train. Tapos, merong naka-stay lang dyan na tapos. Bale, nung kinuhanan ko yan, yung raw niya talaga is medyo kita pa yung mga mukha nila. So, ano ate, aperture nyo doon? 11 ata. Tapos, sa post-process ko lang in-edit na full silhouette siya. And for me, I think maganda naman yung kinalabasan niya. I like na, ayun, nag-capture din ako sa Golden Hour, which is a great time for shooting, lalo na pag beginner pa lang. Kasi that time, beginner pa lang talaga ako sa photography. So, I think shooting in the right time talaga maganda rin as exploring as a beginner photographer. How, and ano, I think dun sa picture na yun, ako na lang din mag-credit. Ah, sige po. How curious lang ako, sabi mo, beginner ka pa lang, pero who influenced you, no? Sino sa, ano yes, ba, brand ambassador, family mo ba? Who influenced you, no, to get into photography? Actually, my meron classmates din po. Ba? Lalo na nung, sa field po ng photography, meron po akong inspiration, Gilson Chu, which is a Canon user din po. Pinafollow po siya sa Instagram. Napakaganda po talaga ng shots niya. Yeah, yun. Tama. Magaling talaga si Gilson Chu. Actually, Canon user yun. Street siya, oo. Saka talaga iba rin ang kanyang ano, perspective pagdating sa mga themes, no? Or yung mga content niya sa kanyang ano. Very good. No, I think, he's a very good influencer. And I think you continue doing it. Kasi, alam mo, tama yung pagkakasabi mo, Gilson Q eh. Kasi itong shot na to, mala Gilson Q yung dating nito. Golden hour. Yes po. Tama ba ako? Golden hour, Gilson yan. Yes po. Yun. Very good. Very good. It's a very good, it's a very good image. Yes, ano to? Ito naman. Next shot niya, ito. Working on with slow shutter speed. Tama? Tama ba ako, Paolo? Yes po. Yan. Yes, so, ito, syempre, ito na yung sinasabi ko kanina sa tip ko na you know what you want and then, of course, dapat kailangan alam mo rin yung settings mo. Kasi kahit meron kang idea na ganyan, pero hindi ba naman alam kung paano, ano ba, mabilis ba na speed gagamitin ko? Slow ba? Or ano ba? Sakto lang ba? So, ito yun. This is a good example na Paolo knows what he wants. Okay, and alam niya rin yung settings niya kung paano niya i-shot ito. So, ano ba ang naging technique mo dito sa shot na to, Paolo? Yung shot ko dyan is, ayun, medyo long exposure kasi yung shutter speed ko dyan is, I think, 3 or 5 seconds. So, nung tinake yung picture niyan, maraming attempts talaga. And then, actually, script ng shot na yan, ang friend ko as the subject yung silhouette sa gitna. Shout out sa friend ko kay Caitlin, gusto daw niya. Huwag pa shout out. Hi, So ayan po, nakailang attempts ako diyan kasi yun nga kasi ng long exposure and hindi masyadong stable yung subject ko diyan na tao. Medyo nag sa mga first shots hindi solid yung ano yun. Kita yung motion foundation kasi nga diba. Tapos, bago ko siya sinat,
naka-zoom in siya doon sa Christmas tree. Tapos pagka-click ko nung shutter. Nung pinlik ko siya, zoom out ko siya. Tapos ayan na yung kinalabasan. Actually that time yan yung opening of lights dong Paskuhan. Tapos we're really in a rush. Parang 30 minutes before we have to pass our cover shoot sa org na Photo Masino, and yan lang yung pinakamatinong photo talaga na pinas ko, and yan yung kaisa-isa. And then sa Photo Masino, after a few biglang nag-viral yung photo. Nagkaroon siya ng almost 2,000 likes. Tapos, ang dami rin nag-comment na iba-iba yung iba-iba yung comment nila. It means na naku-curious sila kung paano ginawa yung shot na yon. Merong iba nagsabi parang may projector daw na naka-embed. Kaya ganyan yung effect niya. Pero actually, pretty easy lang naman yung setting and technique na ginamit ko dyan. I think ang technique na ginawa mo rito parang zoom burst. Tama ba? Yes. Yes sir. Oh, parang, zoom, slowly zoom, burst, zoom out. No? Yung parang ano yan eh, zoom out mo nang bigla, no. Pero did you use ano ba? A tripod? Yes po. To achieve this. Kasi very important na, especially when shooting at night, dapat tsagain niyo talaga magdala ng tripod kasi mahihirapan ka ma-achieve yung yung mga ganyan mga effects, at saka of course may mga high chance of blurred na blurred yung mga images pag wala tayong tripod. So very good, no, at least you know how to use yung mga techniques, no, and of course camera accessories for this one, no. So yeah, ang the technique they call it zoom burst, yung parang nagkakaroon ng race or something, which is a very good ano year mo na Pao? I'm third year po. Wow, okay, ah, galing, no. Galing look, ah, yung mga sa dati mo, may mga zoom burst techniques na sila, which nakaka-proud, is very good, it's a very good or one way na masasabi natin na may mga potential, no, totoo po. Becoming a very good photographer, no. So at least sa mga estudyante nakikinig sa atin ngayon, nakikita niyo yung mga iba-ibang techniques, no, or yung mga style, no, of photography. Kaya nga sabi ko nga earlier, dapat matuto ka din, hindi lang from the workshops but also sa mga books din, but learn also from your co-photographers kasi pwede kayong mag-share ng mga learnings, mm-hmm, para tapos it's up to you to improve more coming from that technique, no, para at least continuous yung learning, no. Very good, Pao, no, very good, Pao. Anything else, Luke? Thank you, sir. May mga wala naman, sir, talagang katulad nga sa sabi niya kanina, patience lang, and then ito, 'di ba, it paid out. Perfect. Naging viral. Diba? Naging viral siya. Itong, sabi mo, diba, ito lang yung shot na halos nagawa mo on that day. Pero same as dun sa naging photo contest ko nun. Ilan talaga nakunan ko pero really paid out, diba? Yung patience natin. So, good job. Talaga, very good. Kailangan talaga, patience lang talaga. Very good. No, talagang good worth the wait. Oo. Tama. So, next, ang next natin, si, photo member din ng Photo Masino, si Hannah Banyes. Hannah, yes. Hannah? Hello, si Hannah. Hi, hello. Hannah. Hello. Si Hannah. Hi. Yes. Hello. Muna, hello. Ah, third year po. All right. Okay. Then so si Hannah naman, sir, food photography naman yung ipapakita niya sa atin. Ako, magugutom tayo niyan. Ano to? Uso ngayon yan, food photography. Wow. Totoo, sir. Teka muna, bago tayo mag-critic muna, anong camera ang gamit muna natin dito? Ano po, ang model ko po is, Canon 1100D po. Wow, alright. Tapos ang lens mo naman? 50mm po. Alright, very good. Okay, sige, look. Yeah, so in terms of lighting, talagang dramatic. One light source lang to, no, Hannah? Tama ba? One light source? Yes po. Yeah, so basically naman pag food photography, one light is enough, lalo na kung if you're gonna shoot beside a window. And then para use yung mga DIY na reflectors and deflectors, that will really do. Yes,
And then good was this good addition dun sa mga elements na nilagay mo, like yung you have like itong yung sugar, yung confectioner to, no? Confectioner? Yes po, so, yung powdered sugar po. Oh. Kasi di ba ang goal naman talaga natin sa food photography is to make them look appetizing or delicious, di ba? Yung talaga ang goal natin, which you really did, di ba? Sa mga mahilig sa sweets dyan, definitely they would wanna try to grab a bite dito sa sa subject, no? Alright? So, ang galing. So, yeah, yes po, ako po nag-style lahat. Opo. Actually, mga gabi ko po yung ginawa. Ay, plate ko po yan kay Sir Luke po sa photo ko po nung second year. Ay, food photography. Po, okay. Opo, plate ko po yan sa'yo. Yes po. Ah, very good, no? Ako, ano, I'm very much impressed kasi hindi tinipid, no? Asaka talagang in a rear, no, which is a very good ano attitude, no, na talagang ini-effortan, no, may effort talaga, and yeah, galeng-galeng, no, even the lighting. This was the time nung bigla nag-lockdown, no, second term, yes, tama? Yes po, sir. Opo, bigla. Imagine, sir, biglang lockdown yan, sir. Wala silang mga resources, ha? Pero nakagawa sila ng plate. Kaya nga, eh. Pero alam mo, yan yung pinag-usapan natin nung even to yung mga earlier students mo, no? Yung mga pinresent nila. Nakikitaan na natin sila yung passion nila sa photography. Parang nag-grow. Kasi, ano eh, nandun yung foundation, tapos nakikita mo yung hunger na to improve their craft, no, as a photographer, at it's a very good sign, no, na nakikita mo na nag-iimprove sila, ginagawa nila ng paraan to make their photograph very very beautiful, and congratulations, no, talagang may mga ano ka potential of becoming professional photographer. Keep it up, ha? Po. Galing, galing. Maganda yung, yung atake. Kung taba. Wow. Wow. Diba? May dessert kanina ngayon. May appetite. Look, ano masasabi mo ba dito? Nagugutom ako, sir. Ako, speechless ako. Speechless ako. Ano po? Alam mo, anong camera uli yung ginamit mo? Yung model? Same camera po, 1100D. So, yung 1100D imagine, po. Imagine, 1100D. Ako. First camera ko po yun. You have that kind of talagang treatment and everything. Hindi mo masasabi, no, mapa mid level or entry level camera ng Canon, talagang food product or product photography quality talaga. Galing. Thank you po. So how you got the shot, Hannah? Anong lighting mo dyan? Ano po, hinintay ko po talaga yung golden hour. So naghintay po talaga ako for that perfect shot. Kasi po, iba po kasi yung pag gumamit ka ng natural light, parang mas maganda po talaga yung impact sa photos po. Kaya yun po, nag-antay po talaga ako. And actually, yung pizza po na yan, parang yung sa site, hindi po siya like mamahalin or galing sa restaurant. Like, it's like worth 100 plus lang po siya. So, ang aim ko po talaga is parang maging classy, like elegant. So, like parang to make it look... Fight. Opo, like worth more than 100 plus po siya. So parang ano, parang yellow cab. Opo, yes po. Ako, wala akong masabi. Talagang na-achieve mo yung gusto mo. No, yung you wanted classy, you yes wanted po to look expensive. Yes. Ako, kung ganyan yung thinking mo lagi, makakasundo mo yung client mo in the future. Kasi totoo, para sa totoo kanila, lalo na sa mga middle or small scale businesses na gusto nila palabasin na expensive looking pero affordable. Pag ganyan ang thinking mo at you have that kind of, you know, yung parang parang creativity, magkakasundo kayo with ano eh, yung mga clients mo in the future. Kaya I guarantee you na may future ka sa photography. Keep it up, ha? Keep it up. Thank you po. Thank you, very inspiring. Sir. Very inspiring. Thank you all small businesses. So, alam niyo na si Hannah, hanapin niyo. Oh, Hannah ang pangalan. At nalaman niyo na nag-graduate na yan. Very good, very good. All right. Good job. Thank you po.
Thank you. Okay, and last one, sir. Last na to. Si save the best for last. Si Angelou. Angelou. Oh, si Angelou. Ano ang genre naman ni Angelou? Hey po. Hello. Angelou naman, fashion and portrait photography, sir. Fashion and portrait. Ayan. Oh, sige, sige, sige. Let's see, let's see. Ito, nasa industry talaga itong, ano, magandang genre ng photography. Ah, sino din. Oh, alright. Oh, mistaken, officer ka rin, no, Angelou, sa photo machine, yes, no? Yes, sir. Tama. Vice President for Human Resources po. Oh, Human Resources. Tama, tama. Talagang, sige. Okay to, conceptual, ano to, portraiture, ang, ano mo, genre mo, ano? Sige, ano bang, ano yun? Sige, Luke, baka meron kang masasabi muna dito. Ito, I remembered this shot, actually, naalala ko to sa share. Kasi, ano, part to nung plate namin sa class ng photography. And then, actually, di ba EOSR ang ginamit mo dito, no, Angelou? Yes, sir. EOSR po. Yeah, sir. Wow. Kasi pinapahiram ko actually sa mga students, sir, yung camera just for them to experience kung ano ba yung quality effect niya, like yung kumbaga yung features ng camera. So, Angelou was one of them na nakatry gumamit ng EOSR. Naka, Angelou, buy na ng USR para ano. Sobrang ganda nga po. Pwede ka nang kumuha kasi pwede ka nang kumuha ng ano ng mga sideline using that camera para syempre pag kausap mo yung client mo tatanungin kung anong camera mo. So pag meron ka ng USR, sabi niya sige, you get the job. So with this kind of images that you have, pwede na. Pwede ka nang isabak. And then itong shot na to actually, sir, there, si Hana at saka siya, they were groupmates that time. So, ayan, si Hana to, di ba? Tama ba? Opo, si Hana and Alex. Shout out. Hi, Alex and Hana. Hello, Alex. Kaya napaka-creative talaga nila. Like, sir, if you wanna talk, pag nakita niyo yung concept, di ba, sir, it's really surreal yung feeling ng concept nila. It's not the typical portrait na makikita mo, eh. At saka, come to think of it, no, students level pa lang sila ngayon. Yun pero na, sir, pag nag-iisip na sila, parang malaano na sila eh, mga serious hobby saka mga amateur photographers na, no, na parang kaunting push na lang, kaunting panahon na lang, hinug na for professional level, no. So, I think it's yun nga yung mga one of the, sabi natin, inspiring mga attitudes and potential ng ating mga students na sa ngayon pa lang na age nila o yung year nila, nakikita mo na kagad sila na ano, yung brighter future sa photography, eh, which is a very impressive and talagang ano, nakaka-inspire lang talaga na ang galing-galing na ng mga generation ngayon. And continue, no? Kung ano yung actually, passion yan niyo. Si Angelou, sir, proud ako dyan dahil nakikita ko yung mga posts niyan sa social media accounts niya. Actually, sir, nagko-commission na yan ng photography. Ah, okay, marami na nagiging projects yan, sir. Marami na siya nagiging projects. Tama pala yung invitation ko. Dapat mag-USR ka na. Kasi mag-USR ang gamit mo, pwede ka na mag-demand ng kaunting pataas na fee dyan. Kasi ako... Kwento mo naman yung ano mo. Kwento mo, Angelou, yung ano ba yung nagiging parang path mo sa photography, yung career Oo, sige, Angelou, please, para maka-inspire tayo ng mga students na ano. Actually, parang for me po, kasi parang beginner lang din naman po ako, pero nitong pandemic po talaga, parang sobrang nasa bahay lang po kasi ako. And one time, may friend, di ba po nauso yung mga parang online businesses sa Instagram, ganon. Like mga homemade. One time, nag-order lang po ako to support a friend. And then, pinicturean ko lang po yung cookies niya. Parang nilagay ko lang po sa story ko. And nagandahan po siya dun sa picture ko. And then, siya po yung nagsabi kung gusto ko daw po ng maging photographer ng business niya. So yun, hindi po ako tumanggi. And ang ginawa ko po, nag-shoot na po ako ng business niya. And then, pinost ko po sa Facebook. And nagulat po ako, parang ang dami pong nagandahan and ang dami pong sumuport sa akin. So, ayun, parang tinuloy-tuloy ko na po and medyo nakakuha na rin po ako ng iba't ibang local businesses around Batangas po para issue. And actually, yung pinakamasayang part po dito is yung moment na
na-print po yung photos ko and naka-display po siya sa loob ng restaurant sa Batangas. Wow! Yan po. Alam mo, yes. para lumabas yung images mo, no, na being used for commercial purposes na or nahahang na yung images mo, nakaka-fulfill eh. Nakaka-motivate, no, na to continue what you are doing, no. I just hope all the students here, no, na after hearing all this mga inspiring stories, no, sana you get, no, parang mapulutan nyo, no, ng mga inspirations sa inyong career. Kasi ano eh, to be honest, I'm so impressed, no, with this generation na talagang ang laki-laki ng potential at nakikitaan mo na yung ano nila very focused, no, at talagang driven sila, and I want you to, you know, continue that. Ang ganda-ganda, para nakaka bata yung ano, yung feel and vibe ninyo, and it's nice, no, seeing your images, no, na nakaka-inspire. Sana maka-inspire pa tayo ng maraming mga aspiring photographers or aspiring students to become, you know, serious hobbyists and eventually become professional photographers in the future. Yun. And Luke, anything else you'd like to, ano, you'd like to yeah, so just keep it up, Angelo. So alam ko naman na you're on the right path na lang. So continue learning pa rin, okay? Yun nga sabi ko kanina, just continue learning and then just go with it, okay? Try different stuffs and then yeah. Bili ka na ng Canon. Yes, sir. Yes, so R. Kasi pwede ka na mag-demand ng ano, mataas sir. Na api. Yes. Oo. Tama yan, sir. Nakikinig ang nanay ko. Oo. Sabihin mo, mami, para tumaas daw yung ano, yung charge ko ng photography, bili daw ako ng USR kasi marami na na-impress sa photos ko eh. Oh, 'di ba? Pag nasabi mo yan, sabihin ni mami mo, sige, bili na tayo bukas. Tama. Kahit yung ano, kahit yung RP lang, natanda mo yung meron tayong promo ngayon, no, bago mag-end of this month eh, meron pa tayong chance to ano na meron 10,000 discount. So, yun sa RP, so pwede tayong mag-avail niyan, so sa mga students. Sabi mo, mami, ano na tayo, start na tayo ng ano, panibagong sideline, ha? So congratulations sa Angelo. Thank you. Congratulations. Thank you, keep it up, keep it up. Ayun. So ngayon, I know we're already ano, extending that much. Siguro tingnan lang natin sa mga viewers natin. Let's check kung sino yung mga ano. Luke, nakikita mo ba yung may mga nag-ask ng question dyan? Yes. Mayroon ba mga questions? Or kahit shout-out man lang. Oh, yung kanina pala, I'm very thankful to ano, to Mon Jose. Yun nga yung CAFA pala is College of Architecture and Fine Arts pala. Architecture and Fine Arts. Oo, ngayon, design na pala kayo. So, solo nyo na pala ngayon. Dati, ano, magkasama like actually pala kasama, sila. Oh, pero kasama namin si Arky, sir, sa ano campus, sa building. Sorry, kasama niyo pa din. Sa building lang, pero not the college. Hindi dun sa college. Thank you, ano, Monosef, for giving me that feed, yun. Kasi kanina hinahanap ko, ano yung A dun sa CAFA? Aside from fine arts. Yun. Well, anyway, so ano pa ba? Tingnan mo nga, ano? Luke, baka meron tayo mga, ano? Meron ako siyang... May si Jason. Dito si Jason Lewis, na-meet ko na to. Photomasino to eh, si Jason Lewis. Jason. Oo, na-meet ko to kasi may mga hello, projects Jason. Kami. Oh, hi Jason. Si Aaron ito ng Canon. Kasi kamit na namin dyan sa mga last year at 2 years ago yata eh, if not mistaken. Yan. Mm-hmm. Actually, yan. Daming so, fans ni Angelo, sir. Sabi ko na eh. Ito si Angelo. Angelo, pag kumaway ako sa'yo in the future, sana makilala mo pa rin ako, ha? Aaron Garcia, ha? Yan. Intayin ko billboard mo, Miss Angelo, sabi ni Ali Dimaa. Sir, si Kenneth. Kenneth Tangonan, sir, sabi Canon baka naman daw. Sali ka kaano, Kenneth, sa Canon Photo Marathon. Oo, asa ka Kenneth, 'di ba? Meron tayong ano, visit ka lang sa Canon PH.
kasi meron tayong mga discounts dyan na weekly, minsan may monthly. Just visit Canon PH sa Facebook. Marami tayong mga discounts dyan, hindi lang cameras, may lenses, mapa DSLR or mirrorless, name it, marami kang pagpipilian, no? Kenneth, ano tayo dyan? Usap-usap tayo dyan. Bili ka lang ng ano. Upgrade mo yung ano mo. Camera mo dyan, ha? Alam ko Canon yan. So, si Dominic Narceles, buhay pa kami, sir. Tapos ano pa? Dre Pornel. Pornel, student ko yan, sir. Kumusta? Shout out sa iyo. Ayan, o. Actually, wala naman nagkakanong. Actually, parang feeling ko na-inspire lang talaga sila dun sa mga... Sa mga sir, I think merong question, may nag-ask ng question, may discount po ba para kay Angelo? I think... Alam mo, ang pwede natin para na pag-usapan natin yan. Hindi ko lang ma-promise kasi wala si Ace. Ace, if you can appear again. Si Ace kasi ang pakakasagot niyan. Hello, hi Neron. Yep, narinig kita. Nasa backstage lang ako actually. Pinapanood ko kayo. Right. Gagaling ng mga students from Ayan USD. Thank you for joining us tonight. Marami na gusto mag-upgrade. Ace, marami na gusto mag-upgrade. Ano ba? Usapang ano na to? Upgrade na tayo, no? Oo. So, yun nga. As mentioned earlier, di ba? Meron tayong ongoing promotions. So, that can be applied also for students, no? For of USD. So, just in case you're interested to avail, either you tell Luke, no? Sabihin nila kay Luke, kung interested sila, then let us know, Luke. Or, you can always go to our, you can always go to our official mga resellers where you can actually purchase the camera. So it's applicable naman to anywhere in the Philippines. And they're selling Canon, they're authorized resellers. They can sell you at this price. For example, for the EOS RP, now at 69. So from 79 before, no? Plus all other freebies. At kung gusto nila yung EOS R, no? I think Luke is really enjoying his EOS R. Yes, so that sir, one... Correct. So that one has a 24,000 cash discount. So malaki yung discount namin hanggang May 31. Plus, of course, pair it with the RF lenses. So yung mga RF lenses and all of the cameras also, naka-installment pa yan, 6 to 12 months, depending on the model. So ayun. Thank you. Kaya salamat sa lahat mga students na nakikinig sa atin ngayon, hindi lang sa UST, but even to other schools. For students na talagang tumatanggap na ng mga trabaho, no, yung mga photography assignments. Pwede niyo nang pagkakitaan at eventually mababawi niyo rin 'yan, no. So, huwag kayong matakot mag-invest, no, lalo na Canon. Has so many camera units na pwede niyo pagpilian. At ako lang, I suggest mag-invest din kayo lalo sa mga product photography, yung macro. Kasi kung gusto niyo makakuha ng mga detailed niyan, actually when you use RF lenses, para kang gumagamit na rin ng macro lens na regular. Kasi very sharp, talagang ang ganda-ganda ng quality ng RF lenses. Yan. So, shout out kay Lucas Villanueva. Hi, Jason Luis. Yo, sabi ko sa inyo, kilala ko si Jason Luis ng Potomacino. Yan, officer yan dati. So, kung officer pa rin siya or graduate na. Lian Oba, yo, may discount po ba para kay Angelo? So, basta kung sino man yung mga interesado, get in touch with Luke. Tapos mukhang sikat na sikat si Angelo ngayon. Si Angelo, alam mo ito si Angelo. Sabi ko nga, mag-USR na po. Sabi ko, Mami, USR na. Kasi pwede ko na mabawi yan sa mga projects si Angelo. Magbili na kayo habang mura pa, lalo na yung RP ngayon. Yan. So, yun. So, I think walang question masyado kasi mostly practically yan marami nang alam din ng mga students ngayon, no? So ang importante lang, just continue learning, no? Hindi lang sa co-photographers nyo, but joining photo contest, joining workshops, no? Mapa online or mapa pag maayos na yung pandemic, wala na pandemic at maayos na pwede kayong matend sa mga malls ng mga workshops, no? So I think, Ace, meron ka pa bang sasabihin before we finally
sign off. Correct. Oh, medyo nag-ano na tayo. Nag-extend na tayo. But okay lang because now we also feel na sobrang nag-enjoy din yung mga nanonood sa atin ngayon. So thank you. Oh, eh. Dami mga comments. To everyone who joined us tonight. But I think siguro it would be better if si Luke yung mag-end up because apart from, of course, this Canon talks that we're having right now, they are also having a photo contest, di ba, Luke? In which Canon partnered with them. So maybe you can share about that photo contest. Then, pati yung finalist, no? I think we have to mention the finalist. Yes, sir. Alright, okay, sige. So actually, yes, sir, we had ito, this past few months, so we had a photo contest within the sophomore class of this year, lanong those who are enrolled with photography too. So we came up with the CFAD finals photo contest. So this is open for all sophomore students na enrolled dun sa course ng photography too. So everyone is very excited, lalo na ako. Like, I'm very excited. Diba? Dati ako lang yung sumasali, ngayon sila na yung nagjo-join for a photo contest. So ako yung mas excited eh, actually, kaysa sa kanila to see their shots. So actually, we're gonna revealing the was this the finalist, okay, from the right. Said photo contest from all these entries. So this is the top finalist. Actually, random siya. Actually, yung photos lang yung makikita natin. So they know what their photo is naman. So random lang siya, not on a chronological order. So makikita natin yung top finalist natin. All right, good luck. Good luck. Tignan natin yung mga finalists. Okay. I think i-flash lang siya. All right, let's see. Exciting. Oo eh. They're actually really good. Ang gaganda. Oh, totoo, sir. Alam ko, ang dami na nag-anticipate niyan. Mga student. Nag-a-antay sila. Eh, syempre, camera yung prize, di ba? Opo, sir. Yep. They will have the chance to actually, yeah, no, to first finalist natin. So, it's really good. Okay, next shot, sir. This one, very creative. Wow. Okay. Nice. So the theme is passion. So it's a matter of thinking or giving, getting a concept na passion of what. So it's up to them. Wow. It's very visual talaga eh. Yung mga gusto ko, visual and then the story behind the shots. Yung talaga yung ano eh. Saka hindi mo masasabing si Jante nag-shot niyan eh. Oo. Totoo, sir. Yeah, alam mo guys, ano, pagdasal nyo lang matapos na, o nga, patapos na itong pandemic na to, babalik ang photo marathon, mag-join kayo kung hindi nyo mabutan yung student edition doon na sa professional edition yung regular photo marathon. Pwede na siya, bro. Ay nako, baka mapadala na kayo sa Japan yan for representing Philippines. Galing, no? Galing yung mga concept and hindi ano eh. Galing. So napaka-creative. Saka like, perspective. Wow. Very, very, like perspective. Makakita kasi ng different styles talaga eh, with their photography. Oh. Exactly. Pang ano, professional photographer na yata. Kaya nga, tama ka Ace, may potential eh. Ang dami mga may potential eh. Lalo na yung mga guest panelists natin, ng mga students. Talagang... Even yung attitude nila, yung patience, yung creativity, yung mga ganong ano nandoon eh, na nakukuha na nila yung ganong attitude eh. And ano lang talaga, kailangan lang makagraduate lang sila ng college at pwede nang magtrabaho as a ano na professional photographers. Ayan, no? Ganda nung collector, lighting ano, concept. Yeah. Galing. Yeah, I think okay. That's it. So, congratulations, wow. And good luck to all the finalists.
And then stay tuned for the winner's announcement na lang. Oo. Luke, would you like to give us some ano, few message lang before we finally say goodbye? For all the viewers na nagstay naghintay talaga hanggang sa dulo and then nakinig dun sa mga insights and then kumbaga perspective of a teacher and then the student, okay? Sana marami kayong nakuhang insights when it comes to improving your photography skills, okay? So this is a good inspiration for all the students then same as with your colleagues, so yung mga nakita niyong colleagues niyo kanina. So you're still on this level. Pero, yung level na yon, it's actually, ano na, kumbaga, going on the right path na on being a great photographer. So, tama si Sir Aaron, just push lang na, push pa ng konti, and then by the time na graduate kayo, never stop learning, okay? Tuloy-tuloy pa rin dapat tayo, never stop learning, okay? So, good luck with all the students. Good luck. And I'm very, very proud actually dun sa mga students ko na they really, ano, kumbaga, nagkakaroon sila ng, kumbaga nagsisimula na yung passion nila with photography. Okay, so yun yung, kumbaga, that's the main goal ko naman din kaya ako nagtuturo. To actually pass kung ano yung knowledge ko, and then kung ano yung nalalaman ko with photography, and then sana magamit din nila in the future careers nila. Ayan, sir. Alright. Okay, how about you, Ace? Ano ba? Meron ka ba, Ace, ano, for the last ano natin, for Canon? Yeah, so again, just like what Aaron and Luke mentioned. No? So we really thank UST no, for partnering also with Canon for this contest. No? It's a photo contest. We're very happy. Ito yung mga types of activities that we really want to work with. No? And this type of workshop, no, passing on the photography passion to the next generation. This is something that we really are very interested in. And really want to do more of this kinds of talks with you guys. So thank you again to all of the students who joined us tonight. We will see you hopefully very soon. And as what mentioned by Aaron, we really wanted to feature all of your photos on the Canon platform also. Thank you. Ayan. So good luck to you guys. And there you have it. No, I hope you guys learned from our session tonight. And of course, we look forward to see more of your amazing images. No? So just practice photography every day and continue this passion even after graduation. So when you pursue this love in photography, always remember Canon is here for you to provide mm-hmm. the best cameras and lenses that you need to capture great and superb images. So this is Aaron Garcia. Thank you and good night. So God bless everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Good luck. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Shout out to Photo Masino. Shout out to Photo Masino. Oh, basta.